Si Adan at si Eva. Nilikha ng Panginoong Diyos ang tao mula sa lupa. Hiningahan niya sa ilong ang tao ng hiningang nagbibigay buhay. Kaya ang tao ay naging buhay na nilalang. Pagkatapos, nilikha rin ng Panginoong Diyos ang isang halamanan sa Eden, sa bandang silangan. At doon niya pinatira ang tao na nilikha niya. At pinatubo ng Panginoong Diyos ang lahat ng uri ng puno na magagandang tingnan at may masasarap na bunga. Sa gitna ng halamanan ay may puno na nagbibigay ng buhay. At may puno rin doon na nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama. Sa Eden ay may ilog na dumadaloy na siyang nagbibigay ng tubig sa halamanan. Pinatira ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden ang taong nilikha niya para mag-alaga nito. At sinabi niya sa tao, makakakain ka ng kahit anong bunga ng punong kahoy sa halamanan. Maliban lang sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama. Sapagkat sa oras na kainin mo ito, tiyak na mamamatay ka. Pagkatapos sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuting mabuhay ang tao ng nag-iisa lang, kaya igagawa ko siya ng kasama na tutulong sa kanya at nararapat sa kanya. Nilikha ng Panginoong Diyos mula sa lupa ang lahat ng uri ng hayop na nakatira sa lupa, pati ang lahat ng uri ng hayop na lumilipad. Kaya pinangalanan ng tao ang mga hayop na nakatira sa lupa, pati ang mga hayop na lumilipad. Pero para kay Adan, wala kahit isa sa kanila ang nararapat na maging kasama niya na makakatulong sa kanya. Kaya pinatulog ng Panginoong Diyos ang tao ng mahimbing. At habang natutulog siya, kinuha ng Panginoong Diyos ang isa sa mga tadyang ng lalaki at pinaghilom agad ang pinagkuhanan nito. Ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay nilikha niyang babae at dinala niya sa lalaki. Sinabi ng lalaki, narito na ang isang tulad ko, buto na kinuha sa aking mga buto at laman na kinuha sa aking laman. Tatawagin siyang babae dahil kinuha siya mula sa lalaki. Iyan ang dahilan na iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at makikipag-isa sa kanyang asawa. At silang dalawa ay magiging isa. Nang panahong iyon, kahit hubot-hubad silang dalawa, hindi sila nahihiya. Sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Diyos, ang ahas ang pinakatusok. Minsan tinanong ng ahas ang babae, totoo bang pinagbabawalan kayo ng Diyos na kumain ng bunga ng alinmang puno sa halamanan? Sumagot ang babae, makakain namin ng kahit anong bunga ng puno rito sa halamanan, maliban lang sa bunga ng puno na nasa gitna ng halamanan. Sapagkat sinabi ng Diyos na hindi kami dapat kumain o humipo man lang ng bunga ng punong iyon. Kapag ginawa namin iyon, mamamatay kami. Pero sinabi ng ahas, hindi totoong mamamatay kayo. Sinabi iyan ng Diyos dahil alam niya na kapag kumain kayo ng bungang iyon, mabubuksan ang mga isip ninyo at magiging katulad niya kayo na nakakaalam kung ano ang mabuti at masama. Nang pinagmasdan ng babae ang puno, napakaganda nitong tingnan at ang bunga ay parang masarap kainin. At dahil sa pagnanais niyang maging marunong, pumitas siya ng bunga at kumain ito. Binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at kinain din ito. Pagkatapos nilang kumain, nalaman nila kung ano ang mabuti at ang masama at napansin nila na hubad pala sila. Kaya pinagtagni-tagni nila ang mga dahon ng puno ng igos para ipantakip sa kanilang katawan. Pagdating ng hapon, narinig nila na lumalakad ang Panginoong Diyos sa halamanan. Kaya nagtago sila sa mga puno doon. Pero tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki. Nasaan ka? Sumagot ang lalaki. Narinig ko po kayo sa halamanan, kaya nagtago ako. Natatakot po ako dahil hubad ako. Nagtanong ang Panginoong Diyos, sino ang nagsabi sa iyo na hubad ka? Kumain ka ba ng bunga ng punong kahoy na sinabi ko sa iyo na huwag ninyong kakainin? Sumagot ang lalaki, ang babae po kasi na ibinigay niyo sa akin ay binigyan ako ng bunga ng punong kahoy na iyon at kinain ko. Tinanong ng Panginoong Diyos ang babae, bakit mo ginawa iyon? Sumagot ang babae, nilinlang po kasi ako ng ahas, kaya kumain po ako. Pinarusahan sila ng Diyos. Kaya sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, dahil sa ginawa mong ito,
Parurusahan kita. Sa lahat ng hayop, ikaw lang ang makakaranas ng sumpang ito. Sa buong buhay mo'y gagapang ka sa pamamagitan ng iyong tiyan. At ang bibig mo ay palaging makakakain ng alikabok. Ikaw at ang babae ay mag-aaway. Ang lahi mo at ang lahi niya ay mag-aaway din. Dudurugin niya ang ulo mo at tutuklawin mo ang sakong niya. Sinabi rin niya sa babae, "Dahil sa ginawa mo, dadagdagan ko ang paghihirap mo sa pagbubuntis at mararamdaman mo ang sobrang sakit sa iyong panganganak. Pero sa kabila niyan, hahangarin mo pa rin ang iyong asawa at maghahari siya sa iyo." Sinabi rin niya sa lalaki, "Dahil naniwala ka sa asawa mo at kumain ng bunga ng punong kahoy na ipinagbawal ko sa inyo, susumpain ko ang lupa, kaya sa buong buhay mo ay magpapakahirap ka ng husto para makakain. Tutubo sa lupa ang mga damo at halamang may tinik. Ang kakainin mo'y manggagaling sa mga pananim sa bukid. Kinakailangang magpakahirap ka ng husto para makakain, hanggang sa bumalik ka sa lupa na iyong pinagmulan. Dahil sa lupa ka nagmula, sa lupa ka rin babalik." Pinangalanan ni Adan ang asawa niya na Eva, dahil siya ang magiging ina ng lahat ng tao. Pagkatapos, gumawa ang Panginoong. Sinabi ng Panginoong Diyos, "Ang tao ay naging katulad na natin, na nakakaalam kung ano ang mabuti at masama. Kinakailangang hindi siya pahintulutang kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng buhay. Dahil kung kakain siya, mananatili siyang buhay magpakailanman. Kaya pinaalis siya ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden para sakahin ang lupa na pinagmulan niya. Nang mapaalis na ng Panginoong Diyos ang tao, naglagay siya ng mga kerubin sa bandang silangan ng halamanan ng Eden. At naglagay din siya ng espada na naglalagablab at umiikot para walang makalapit sa puno na nagbibigay ng buhay." Lumapit si Abraham sa Panginoon at nagtanong, "Lilipulin niyo po ba ang mga matuwid kasama ng mga makasalanan? Kung mayroon po kayang 50 matuwid sa lungsod na iyan, lilipulin niyo pa rin po ba ang buong lungsod? Hindi niyo po ba kahahabagan ang lungsod dahil sa 50 taong matuwid? Hindi po kapanipaniwala na lilipulin ninyo ang mga matuwid kasama ng mga makasalanan. Hindi po maaaring pare-pareho ang pakikitungo niyo sa kanila. Kayo po na humahatol sa buong mundo, hindi po ba't dapat gawin ninyo kung ano ang tama?" Sumagot ang Panginoon, "Kung may makita akong 50 matuwid sa Sodom, hindi ko lilipulin ang buong lungsod, alang-alang sa kanila." Muling nagsalita si Abraham, "O Panginoon, patawarin niyo po akong naglakas loob na makipag-usap sa inyo. Tao lang po ako, at wala akong katuwiran na magsabi nito sa inyo. Pero kung meron po kayang 45 matuwid, lilipulin niyo pa rin ba ang buong lungsod dahil kulang po ito ng 5? Sumagot ang Panginoon, "Kung may makita akong 45 matuwid, hindi ko lilipulin ang lungsod." Muling nagsalita si Abraham, "Kung 40 lang po kaya ang matuwid?" Sumagot ang Panginoon, "Hindi ko lilipulin ang lungsod, alang-alang lamang sa 40 matuwid." Muling nagsalita si Abraham, "Huwag po sana kayong magalit sa akin, Panginoon, dahil magtatanong pa po ako. Ano po kaya kung may 30 lang na taong matuwid?" Sumagot ang Panginoon, "Hindi ko pa rin lilipulin ang lungsod kung may makita akong 30 tao na matuwid." Muling nagsalita si Abraham, "Panginoon, patawarin niyo po ako sa paglalakas loob ko na pakikipag-usap sa inyo. Ano po kaya kung may 20 na lang na taong matuwid?" Sumagot ang Panginoon, "Hindi ko pa rin lilipulin ang lungsod, alang-alang sa 20 matuwid." Muling nagsalita si Abraham, "Panginoon, huwag po sana kayong magagalit. Huling tanong na po ito. Halimbawa, 10 na lang po ang nakita ninyong matuwid." Sumagot ang Panginoon, "Hindi ko pa rin lilipulin ang lungsod, alang-alang sa 10 matuwid." Pagkatapos nilang mag-usap, umalis ang Panginoon at si Abraham ay umuwi sa kanila. Naghanda si Lot ng mga inumin at mga pagkain. Nagpaluto rin siya ng tinapay na walang pampaalsa. At nang handa na, naghapunan sila. Nang mahihiga na sila para matulog, dumating ang lahat ng bata at matatandang lalaki ng Sodom at pinaligiran nila ang bahay ni Lot.
Tinawag nila si Lot at tinanong, "Nasaan na ang mga panauhin mong lalaki na dumating ngayong gabi? Palabasin mo sila rito dahil gusto namin silang sipingan." Lumabas si Lot ng bahay para harapin sila. Nang lumabas siya, isinara niya agad ang pintuan. Sinabi niya sa kanila, "Mga kaibigan, nakikiusap ako sa inyo na huwag ninyong gagawin ang iniisip ninyong masama. Kung gusto nyo, may dalawa akong anak na dalaga. Ibibigay ko sila sa inyo at bahala na kayo kung ano ang gusto ninyong gawin sa kanila. Pero huwag ninyong galawin ang dalawang taong ito dahil mga bisita ko sila at dapat ko silang protektahan. Pero sinabi ng mga tao, 'Dayuhan ka lang dito, kaya sino ka para makialam sa amin? Umalis ka riyan. Baka masigit pa ang magawa namin sa iyo kaysa sa kanila.'" Pagkatapos, itinulak nila si Lot. Lalapit sana sila sa pintuan para gibain ito. Pero binuksan ito ng dalawang anghel na nasa loob at hinatak nila si Lot papasok at isinara ang pintuan. Pagkatapos, binulag nila ang mga tao na nasa labas para hindi na nila makita ang pintuan. Sinabi ng dalawang anghel kay Lot, "Kung may mga anak ka pa, o mga manugang na lalaki, o mga kamag-anak sa lungsod na ito, isama mo silang lahat at umalis kayo rito, dahil lilipulin namin ang lungsod na ito." Narinig ng Panginoon ang mga daing laban sa mga taong ito na puro kasamaan ang ginagawa. Kaya ipinadala niya kami para lipulin ang lungsod na ito. Kaya pinuntahan ni Lot ang mga magiging manugang niyang lalaki at sinabi, "Magmadali kayong umalis dito, dahil lilipulin na ng Panginoon ang lungsod na ito." Pero hindi sila naniwala dahil akala nila ay nagbibiro lang si Lot. Nang magbubukang liwayway na, pinagmadali si Lot ng mga anghel na umalis sa lungsod. Sinabi nila, "Bilisan mo, dalhin mo ang asawa mo at ang dalawang anak mong babae na nandito at umalis kayo agad dahil baka madamay kayo kapag nilipol na ang lungsod na ito dahil sa sobrang sama ng mga tao rito." Hindi pa sana aalis si Lot, pero dahil naaawa ang Panginoon sa kanila, hinawakan sila ng mga anghel sa kamay at dinala palabas ng lungsod. Nang nasa labas na sila ng lungsod, sinabi ng Panginoon, "Tumakbo kayo, huwag kayong lilingon o hihinto sa kahit saan dito sa kapatagan. Tumakbo kayo papunta sa bundok para hindi kayo mamatay." Pero sumagot si Lot, "Panginoon ko, huwag niyo na po akong patakbuhin papunta sa bundok. Kinahabagan niyo po ako at ipinakita ang kabutihan niyo sa akin sa pagliligtas ninyo sa buhay ko. Pero napakalayo po ng bundok. Baka maabutan ako ng sakuna at mamatay ako bago makarating doon. Nakita niyo po ba ang maliit na bayang iyon sa unahan? Tiyak na mararating ko po iyon dahil malapit lang. Maaari po bang doon na lang ako pumunta sa maliit na bayang iyon para maligtas ako?" Sumagot ang Panginoon, "Oo, payag ako sa kahilingan mo. Hindi ko lilipulin ang bayan na iyon. Sige, tumakbo na kayo roon. Dahil wala pa akong gagawin hanggat hindi pa kayo nakakarating doon." Ang bayang iyon ay tinatawag na Zoar dahil maliit ang bayang iyon. Nakasikat na ang araw nang dumating sina Lot sa Zoar. Biglang pinaulanan ng Panginoon ng naglalagablab na asupre ang Sodom at Gomora. Nilipol ng Panginoon ang dalawang lungsod at ang buong kapatagan. Namatay ang lahat ng nakatira roon, pati ang lahat ng tanim. Lumingon ang asawa ni Lot, kaya ginawa siyang haliging asin. Kinaumagahan, dali-daling pumunta si Abraham sa lugar kung saan siya nakipag-usap sa Panginoon. Minasdan niya ang Sodom at Gomora at ang buong kapatagan. Nakita niya ang usok na pumapaitaas mula sa lupa na parang usok na nagmula sa isang malaking hurno. Inalala ng Diyos si Abraham nang lipulin ng Diyos ang mga lungsod sa kapatagan kung saan nakatira si Lot. Iniligtas niya muna si Lot para hindi ito mapahamak.